Samantala, handa na ang lahat para sa presidential at vice presidential debate na ikinasal ng COMELEC. Nangako ang mga kandidato na dadalo daw sila sa mga debate. Umaaksyon si Maricel Halili. Pinulong ng COMELEC ang kampo ng mga kakandidato sa pagkapangulo. Dito pinag-usapan ang panuntunan sa gagawing presidential debates. Siniguro ng mga kinatawan ni Vice President Jeju Marbinay, Senator Miriam Santiago, Secretary Marojas at Congressman Roy Senyeres na sisipot sila sa debate. Ang kinatawa naman ni Mayor Rodi Duterte irerekomenda sa alkalde na dumalo. Habang ang abogado ni Senator Grace Poe, sinabi na depende pa ito sa magiging desisyon ng Korte Suprema sa kanyang disqualification case. Siniguro rin ang lahat ng kandidato sa vice-presidente na dadalo sila. It is to their disadvantage if they do not attend. No? Na ito ay isang malaking pagkakataon para sa mga kandidato na makausap ang sambayanan. Kasama sa tinalakay ay ang ilalaang oras sa bawat kandidato para magsalita, ang dami ng taga-suporta na pwedeng isama at kung pwede bang maglagay ng political advertisement sa dalawang oras na debate. Gagawin ang unang debate sa Capital University sa Cagayan de Oro sa February 21. Ang March 20 debate naman sa UP o kaya University of San Carlos sa Cebu gagawin. Sunod sa University of Pangasinan sa April 24. Habang ang vice presidential debate ay gagawin sa UP o UST sa April 10. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5. Sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.